12 ng Hulyo, 15 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Umalis sa bahay si Jesus at naupo sa may dalampasigan. Ngunit maraming tao ang nagtipon sa paligid niya, kaya sumakay siya at naupo sa bangka samantalang nakatayo naman sa pampang ang mga tao. At marami siyang ipinahayag sa kanila sa tulong ng mga talinhaga. At sinabi ni Jesus, "Lumabas na ang maghahasik para maghasik." Sa kanyang paghahasik, may ilang butong nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga iyon. Nahulog naman ang ibang buto sa batuhan at mababaw ang lupa roon. Madaling tumubo ang mga buto dahil hindi malalim ang lupa. Ngunit pagsikat ng araw, nasunog ito sa init at sapagkat walang ugat, natuyo ito. Nahulog ang iba pang buto sa mga tinikan. At nang lumago ang mga tinik, sinikil ng mga ito ang halaman. Nahulog naman ang iba sa matabang lupa at namunga. Nagbunga ng 100 ang iba, 60 naman ang sa iba, at 30 ang iba pa. Makinig ang may tenga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ang binhi ng salitang bumabago sa puso ng tao. Tila isang palaisipan ang talinhagang ginamit ni Jesus tungkol sa manghahasik. Kapansin-pansin na tila walang panghihinayang ang manghahasik sa paghahasik ng mga binhi sa iba't ibang uri ng lupa. Kung pamamaraan ng tao ang gagawing sukatan para sa tamang paghahasik ng mga binhi, maaaring hindi pumasa ang paraang ginamit na maghahasik sa talinhagang nabanggit. Ito ay sa dahilang hindi naman inihahasik ang binhi sa lupang hindi naman inihanda para pagtamnan katulad ng mga lupang nasa tabi ng daan, batuhan at dawagan. Sa halip, inihahanda ang lupa sa pamamagitan ng pagbubungkal, pagpapatubig at paglalagay ng tamang pataba upang maging kapaki-pakinabang para sa mga binhing ihahasik. Magkagayon paman, dahil ang kwento ay isang talinhaga, ang maaaring binibigyan ng pansin sa kwento ay hindi ang pamamaraan ng tao, kundi ang pamamaraan at kalooban ng Diyos. Ano-ano ba ang mga mensahe na maaari nating pagnilayan kaugnay ng talinhagang ito? Una, iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Kung ang binhing inihasik ay kumakatawan sa salita ng Diyos, nangangahulugan lamang na inihahasik ng Diyos ang kanyang salita sa lahat. May karapatan ang lahat na mahasikan ng salita ng Diyos. Ano man ang katayuan ng tao sa buhay at maging ano man ang nilalaman ng kanyang puso, ang Diyos ay hindi nagsasawang maghasik ng binhi ng kanyang salita at hindi niya pagsasawaan ito. Ikalawa, may kapangyarihan ang salita ng Diyos na baguhin ang puso ng tao. Hindi ang puso ng tao ang bumabago sa salita ng Diyos. Sa halip, ang salita ng Diyos ang nagtataglay ng kapangyarihang baguhin ang puso ng tao. Gaano man kasama ang tao at gaano man katigas ang kalooban ng isang taong makasalanan, kailangan lang niyang maging bukas sa pagtanggap at pakikinig sa salita ng Diyos na siyang unti-unting magpapabago sa kanyang kalooban. Ito ang dahilan kung bakit hindi nagsasawa ang iglesia na maghasik ng mensahe ng salita ng Diyos sa lahat ng tao, mabuti man o makasalanan, sapagkat ang Diyos ay para sa lahat. Ikatlo, lumalago at namumunga ang salita ng Diyos sa mga pusong hinubog at lubos sa binago ng salita ng Diyos. Tinitiyak sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng talinhaga na magiging mabunga ang kanyang salita kung magiging bukas ang ating kalooban sa pagtanggap at pagsasabuhay ng mensaheng ipinarating niya sa atin. Hindi kailanman tayo mabibigo sakaling tanggapin at isabuhay natin ang salitang inihasik ng Diyos sa atin. Si Jesus ang ating Emmanuel, ang Diyos na sama sa atin. Siya ang salitang nagkatawang tao na namuhay kasama ng mga tao. Ang kanyang salita ay para sa lahat, mabuti man o makasalanan, kung paanong pinapapatak niya ang ulan at pinasisikat ang araw sa lahat, mabuti man o makasalanan.